Okay, so, guys, start na tayo. Ano ng mga aki ni? Sabi ko na 8:15. 15 minutes. Hindi tayo mag-start hanggat ano, may nakakita pa ako naka-close cam dyan. So, ano, bago tayo mag-start formally, so, gawin natin tong ano lang, tawag doon. So, short time to, para mag-ano, share lang, ganun, share and to, ano, makamusta yung isa sa inyo. So, every meeting, so, randomly, magpipili ako ng isa, and then, sa ano, tell something about you. Kung anong sitwasyon mo ngayon. So, how was your week? How was your life? Kung ano what is your learning, realizations in the past? Mga ganun lang. Mga basic lang. To ano, to check kung okay pa ba tayo lahat. Ano? So, yung mga ganitong exercise is kadalasan ay more on ano, assessing kung ano na ba tayo sa ating mga buhay as of now. Ano po? So, start muna sa akin. Ano? So, kahit maiksing-maiksi lang. So, yung mga nakaraang week, na I realized that, ano, yung ano, yung pakikipag-usap is very important. Okay? Yung pagsasabi ng nararamdaman mo, okay? Or asking someone sa paligid mo na napapansin mo na merong problema, or ano, wala sa sarili niya. So, by simple approaching o kaya pakikipag-usap sa kanya will help. Ano? Kasi nitong mga nakaraang week, so, nagulanta ako ng isang balita because one of my client son nag-suicide. Okay? So, tinapos niya ang kanyang buhay at the age of mga nasa ano? 18. 18, I guess. So, after ng ano niya, pinning ceremony, okay, sa nursing student, after ng kinaumagahan, he ended his life. Ano? So, why I'm saying na talking or approaching someone is very important. Because that person is an introvert person. Ano? Kadalasan, lagi siyang tahimik, hindi siya kinakausap. Ano? And then, kahit yung mom niya, okay? Kahit yung isa ko pang client, nagsasabi na yung batang iyon ay hindi siya palaimik, ano? So, pero yung ibang mga kaklase niya is nahahalata, okay? Nahahalata na he's up to something, okay? May pinagdadaanan siya. So, kung kayo man ay meron kayong kaklase, kapamilya, kaibigan, na feeling nyo ay nasa, ano, well, nasa ganong state, ano, may pinagdadaanan, may mga gustong sabihin sa inyo, and then walang nakikinig sa kanila, try to spend time with them. Ano? Because, hindi natin alam, we'll never know. It's too late kapag nangyari na yung ganong situation. Ano po? Okay. So, yung ganong sitwasyon nangyayari sa lahat. Okay. Kadalasan ata nang nababalitaan nyo. Okay, nababalitaan nyo ng mga ganyang tendencies. Kadalasan may pinagdadaanan when it comes on financial.
Okay? When it comes on studies, what else? When it comes on relationships, ano po? Okay? And then, pagdating dun sa mga factors na yun, I guess, wala siya dun, ano, sa ganong sitwasyon. Because, he's a kind of person na belong sa middle class or upper class pa, family. Ano po? He's not struggling financially. And then, mahal na mahal siya ng mga kapamilya niya. Okay? And then, pagdating sa pag-aaral, he passed, ano, he passed the, ano, the examination para makapagpatuloy sa nursing. Ano po? So, we don't know. Kung hindi nyo kakausapin yung tao, hindi nyo malalaman kung anong pinagdadaanan niya. Ano po? So, yon. So, kung merong ganong sitwasyon, kayo din, kung kayo ay nakakaramdam ng kalungkutan, ano po? And then, bigat, ano? Bigat sa pag-aaral. Okay? Lagi nyo tatandaan na lahat yan ay lilipas din, ano? Life is important, ano? So, yun. So, lagi nyo tatandaan na mayroong mas maraming nagmamahal po sa inyo. Ano po? So, kung hindi kayo mahal ng crush nyo, or kung sino man yung isang tao na ginugusto nyo, count your family, count your relatives, count your friends. Bilangin nyo yung mga taong nagmamahal sa inyo. Ano po? And always remember na merong someone na magmamahal sa inyo, ano, nang walang hinihintay na kapalit. Ano, or merong someone na magmamahal sa inyo, nang lagpas pa doon sa pagmamahal nyo sa kanya. Ano po? So, ayan. And lagi nyo tatandaan na kapag inedyo ang buhay nyo dito, ano po? So, wala kayong buhay na mapupuntahan sa langit. Ano po? So, we don't know kasi wala pong nakakaano. Pero, wala tayong karapatan na tapusin ang ating mga buhay. Ano po? So, yun po. Ano? So, kung meron kayong pinagdadaanan, i-chat nyo lang ako. Char. Basta yun. You can ask anybody, ano? Kung sino po yung sa tingin nyo ay makakaintindi sa'yo or willing to listen. Ano po? So, yan. So, cheer up! So, ngayong Monday, simulan natin ang linggong ito ng kaalaman. So, sa pamamagitan ng pag-aaral natin about contracts and specifications. So, you have any idea about contracts and specifications? So, consider po ang may idea. So, pwede kang mag-ano, salita. Wala. Wala po. Okay. So, sige. Sino po ang pwedeng mag-ano, mag-present ng ano, ng pag-aaralan natin? Pwede. Isi-send ko. Kasi gusto ko habang nagdi-discuss ay nakikita ko kayo. So, kapag nag-present ako ng present ko, hindi ko kayo makikita. So, hindi ko malalaman kung may nakikinig pa ba. Ano po? Ito na lang siguro. Ito na lang ako. Medyo malam. So, ayan. So, nakikita po. And nababasa. So, contract and specifications. Nababasa? Yes, po, sir.
Okay. So, ito ang unang ano natin, topic sa construction methods and project management. So, table and contents natin. So, ito yung mga matututunan natin. What is contract? Types of contracts, contract document, and specifications. So, start tayo sa contract. So, base kay ano, Merriam-Webster.com. Ano po? Contract daw is a binding agreement between two or more persons or parties, especially one legally enforceable. Ano po? So, himay-himay natin yung pagkaka-definition ni Merriam-Webster. Ano po? Dito daw is a binding agreement. So, tayo, we do agreement every day. Ano? It's either sa friend natin, sa family natin, sa mga kakilala, okay, sa ano, sa instructor, okay, sa kaklase, at sa iba pa. So, one example is, ang agreement class is parang you are making a promises. Ano? Promises sa isang tao. Okay? Not necessarily magsasabi ka ng promise. Ano po? So, agreement na tutuparin mo. Ano po? So, halimbawa, dito sa subject na to, okay? Okay? Nagkaroon tayo ng agreement na, I don't know kung nag-agree kayo, pero ininsist ko. So, na ang pasok natin ay 8, ano? And then, ang grace period natin is 15 minutes. So, ganon. So, yun yung ano nyo na tuparin siya. Ano? So, yun yung simpleng pagkakadify ng agreement. Bawa, nag-agree kayo ng friend nyo na mag-meet kayo sa ganitong oras, sa ganitong lugar. Ano po? And then, pag sinabi naman class na enforceable, so this is under law. Ano po? So meaning, pag pinag-sum up natin yon, ang contract daw ay kasunduan that is under the law. Ano po? So merong magaganap na pirmahan. Ano po? Or agreement. Or signing. Ano po? It's either sa barangay, ano po, sa munisipyo or mismo sa batas. So, yun po. So, this is a binding agreement between two or more persons or parties, especially one legally enforceable. Ano po? So, contract, pwedeng ang kontrata ay magisang ikaw at sa tao. Okay? Or pwede naman ikaw at isang departamento. Ano po? So, ganun ang kontrata. Halimbawa ako, meron akong kontrata sa kaaking client, okay? One person only. So, halimbawa, magpapagawa siya ng bahay, okay? One person. So, meron kaming kontrata. And then, pag halimbawa naman sa government, say, DPWH, NIA, okay? Capitolio. So, meron akong kontrata sa kanila. Ano ang ibang case po yon? Ano po? So, yan. So, ito naman, contract naman in civil engineering. Ano po? So, contract is an undertaking by a firm or a person to do any work under certain terms and condition. So, ito na po yung sinasabi ko. It is an undertaken by a firm. So, halimbawa, company, construction firm, and then tao lang. Ano po? To do any work under certain terms and conditions. So, merong mga terms and conditions when it comes on contract. So, hihimay-himayin po natin yan sa pagpatuloy ng subject na ito. So, magpe-present ako ng example ng contract agreement. Ano po, or contract. So, ayan. So, based po ito sa slide share. Ano po? .net. So, merong iba't ibang klase ng kontrata. Ano po? So, ito. So, lump sum contract. Lump sum contract. So, ayan. So, pag sinabi class lump sum contract, ibig sabihin yan, tumbukan. Ano po? Halimbawa, meron akong papakontrata sa inyo. And then you will check the site conditions, yung mga papagawa ko. And then out of that, bibigyan mo ako ng quotations or pricing ng sa tumbukan. Ano? So, I'll mention lang the activities and the scope of work na gagawin mo. So, yon. Out of that, magbibigay ka ng tumbukan na presyo or fixed price. Lump sum contract. Okay? Ang lump sum contract class ay pwede siyang maging profitable or pwede din na hindi. Ano? So, there are cases na kapag lump sum contract, pwede kang kumita ng malaki, pero pwede ka ding malugi.
So at risk, ano, grabe ang risk kasi wala kayong fix na usap nung may-ari kung ano yung scope of work na gagawin mo, kung hanggang saan, kung anong yung duration. So there are cases na pwedeng magbago. Halimbawa, sinabi ko sa inyo na gawin mo tong bakod na to. Okay? And then tutumbukan mo siya without measuring. Ano, walang sukat, walang ano, hindi mo na-check kung ano yung actual site conditions. Ano nang maigi, nang maigi ano. So pagkakita mo lang, binigyan mo ako ng presyo and then we agreed. Ano? And then during construction na-realize mo na masyado palang mahaba yung binakuran mo. Tapos ang presyo mo is kulang. So dahil nagbigay ka ng lump sum, so may tendency na pwede kang malugi. Pwede din na naman kumita ka ng malaki. Halimbawa, ang naipresyo mo ay naitumbok mo ay malaki. Tapos yung actual is madali lang pala siyang gawin. So pwede kang kumita ng malaki. So ganun po ang lump sum contract. Ano? So tumbukan. Kadalasan class ito, based on my experience, ina-apply ko to kapag ako ay nangungontrata ng mga electrical and plumbing. So usually, kasi ang hirap mag-isa-isa ng bawat item, ano, ng bawat material sa gagamitin. So ang ginagawa ko, by experience, nilalamsam ko na lang siya. Halimbawa, isang CR ang papagawa. Okay? Pinapresyohan ko yun, halimbawa, ng 20 to 30,000. So lahat na yon, sa lahat na yon sa isang CR kasama na yon. So yon, depende pa yung class, ano, kung kikita ako or, or hindi. Ano po? So, yon, ganon. Mga lump sum, ganon class. And then ito naman, lump sum and schedule contract. So ito naman class, lump sum din siya, pero meron itong items of work. Ano? Meron siyang naka-state na kung ano yung mga gagawin mo. Ayan pala ito. Wait lang class. So kung ano yung mga so kung ano yung mga ano. Alat lang. Hindi ko na briefing, wait lang. Wait lang, at nagkaka-ilabyuhan pa dito ha, wait lang. Pwede naman daw, sir, off yung notice ng messenger. Okay, sige. Pero wala naman po sa aming problema kung makikita namin. Sana all na lang daw po. Sige, patalasas lang po, ano, so yan. Paano ba mag-off? Hindi marunong. Malamig. Baka mag-chat ang ano, ang home credit at saka ang mga ibang pinagkakautangan ko, malaman nyo pa. Saan, ina, sabi ano, daw ina? Po, sabi daw po ni Geraldo, sana all daw po. Paano daw po yun, sir? Paano mag-ano dito? Paano mag-ano up ng notifications? Uy, guys, paano daw? Ay, ito totoo. Okay na. Sige na. Do not disturb. Okay. So, ayan. Nawala ako sa condition, ah. Hala, itinanggal talaga yung chat. So, ayan. So, ayan. So, lump sum and schedule contract. So, yun class. Ang pagkakaiba naman ito ay meron ditong item. Ano? Naka-itemize yung mga work na gagawin nyo. So, kung halimbawa, nakalagay doon, fencing, masonry works, excavation, plumbing works, electrical works. So, naka-itemize lahat ng gagawin nyo. And then, out of that, saka kayo magagawa ng lump sum computation nyo.
Ano po? So dito sa unang contract, lump sum contract, wala naka-itemize. So pwedeng may mga activities na mag-arise, ano, during actual site construction. So pwedeng sabihin ni client mo na, nagpresyo ka na, kasama na yan. So yan na yan, tumbukan, lahat. Ano ba, buong bahay, ando na, buong bahay. So nagpresyo ka na, na ganun ang gagawin. Tapos meron pa, ano man na si Manny? So, merong price, okay, nandun na, nakaano na. Nandun na yung ano, yung presyo sa lahat ng pinakita sa'yo. Tapos, biglang marami palang items yon ano, na gusto ni client. So, hindi niya nasabi sa inyo, hindi nagkaroon ng linaw. So, dito sa lump sum and schedule contract, kung ano yung item of works na napagkasunduan nyo, na pinagpresyohan mo, pinag-quote mo ng lump sum, yun lang yung gagawin mo. Yun lang yung pasok sa usap nyo. So, ito class, ito, medyo safe ito. Ano po, kasi, alam mo, kasi yung pinasyohan mo, yun lang talaga yung gagawin mo. Wala nang any item na mag-arise pa doon or any papagawa, pwede mo siyang idagdag and then ilamsam mo na naman. Ano po? Dito naman sa schedule contracts or item rate contracts, ito naman, ito yung kadalasan na ginagawa ng mga department. Ano? So, merong nakalagay, stated yung mga items sa papagawa sa iyo. Tapos, may mga rate yon. So, merong silang binibigay na price na intended para doon, tapos number of days. So, dito class, sa schedule contracts, merong kang susundin na schedule of work. Ano? Halimbawa, this kind of project, ito yung gagawin mo is, ano siya? For ano lang siya? For 90 days, halimbawa. So, doon, nakalagay doon yung mga items na kaya siyang matapos within 90 days. Naka-itemize. Ano po? So, yun. Dito sa schedule contracts or item rate contracts, galang yung may intindihan dun sa example na ibibigay ko sa inyo. Kasi meron dun kung ilang days reflected yung gagawin na activity. So, dito itemize din yung mga activities na gagawin. Ano po? And then, sa labor contract naman class, number 4, labor contract, labor lang. Ano? So, yung materials ang magpo-provide si client or si department. Ano, usually class, ang labor contract ay nangyayari lang siya sa private, ano, private sector. So sa mga department, kadalasan talagang ano sila, lahat, ano, labor and materials, lahat si contractor ang mag-shoulder. Ano po? So dito naman class, sa labor contract, labor only. Ano, so walang materials na involved. Ano po? And then dito naman sa sa target contract, so, meron ditong involved na date kung ano yung pinaka-target mo na matapos yung kontrata. Ano po? So doon, stated doon na dapat itong papagawa sa'yo lahat is matapos mo sa specific period of time. So, diskarte mo na as a contractor kung paano mo siya matatapos. Ano po? Finished work. And then dito sa material supply contract, materials only. So, dito class sa material supply contract, kadalasan, ang mga nagkokontrata nito, yung malalaking supplier na. Halimbawa, sa isang condominium, okay, nag-apply ako, nag-bid ako as supplier nila for doors and windows. So, ayan. So, kung mangongontrata ako sa kanila, so, ako ang bahalang mag-supply nun. So, magkakaroon kami ng agreement kung magkano yung pricing and then kung ano yung date ng delivery ng paggawa. Tapos yung warranty. Ano po? So, yun. Material supply contract. Pwede din ang material supply contract sa ibang mga gagamitin. Ano? So, kadalasan class, itong material supply contract ay nangyayari din ito sa DepEd. Ano po? Sa iba't ibang, or sa ibang offices. Halimbawa, magpa-supply sila ng computer set. Okay? 13 computer set. So, meron silang amount na pinos about doon. So, ikaw as contractor, ikaw ang magbibigay kung anong specs yung ipepresent mo sa kanila, ibibid mo. Halimbawa, ang pricing ng computer set is nasa 500,000, halimbawa. So, out of that amount, so ikaw, magsesearch ka ng computer set na tingin mo ay maganda yung quality, pasok dun sa tingin mo ay dun sa offices na iko-quote mo, and then, hindi ka malulugi or kikita ka.
Ano po? So, ganun. What else? Ano pang pwedeng materials ang isupply? So, halimbawa, bond paper. So, kontrata mo, isupply mo yung bond paper ng isang school or isang office for the whole year. So, iko-quote mo yon. So, and then, halimbawa, mga gamit sa laboratory. So, yan. So, pwedeng ikaw din ang mag-supply doon. Material supply contract. And then, sa construction site naman, ikaw ang mag-supply ng ano nila, ng air conditioning unit nila. Mga ganon class. So, talagang ito ay material lang. Ano po? Dito naman sa number 7, place work agreement. So, ito naman class, itong klaseng ng kontrata na ito ay depende dun sa paggagawan mo. Halimbawa, ito yung sinet sa iyong lugar na pagtatayuan mo ng isang project. Ano? So, doon, halimbawa, i-re-require ka ni contractor na dapat ito yung number of tauhan na i-assign mo doon. So, tapos ito yung condition niya sa place doon sa pagtatrabahuhan, magsiset siya ng mga conditions. So, out of that conditions, ikaw, gagawa ka ng kontrata sa kanya base doon sa sinet niyang condition sa place work nyo. Ano doon sa pagtatayuan, paggagawaan. Ano po? And then, dito naman sa cost reimbursement contracts. So, cost plus fixed fee contract. Ano? Itong cost plus fixed fee contract, ito naman class, meron kayong fixed na napag-usapan ng client na pagtapos ng project ay bibigyan kanya ng fixed amount. Okay? Halimbawa, ako, so may kontrata ako sa kanya na gawin yung bahay niya. Ano po? And then, ang usap namin, pag natapos yung project, bibigyan kita ng 200,000. Ano? Ganon. So, fixed na yung ibabayad sa'yo nung client mo. So, dito naman class, sa ganitong sitwasyon, ang problema dito, wala pang stated na amount. Ano? So, walang amount na nakalagay. Kumbaga, ang magiging usapan niyo nung client mo, depende kung anong ibibigay niya, and then ikaw magbabudget nung pag-construct nun, kung ano yung mga items na dapat magawa doon. Kasi meron na kayong fixed na usap. Ano? So, kahit magkano ang magastos niya, ano po, or magkano abutin yung ano niya, yung lahat ng pinagawa niya sa'yo, may fix na kayong usap. Yun na yun. Ano, and then, cost plus percentage contract. So, dito naman, stated naman siya in terms of percentage. Ano po, kung yung una, fixed amount, so may amount kayo na pag-usapan, dito naman class, cost plus percentage contract. Ano po, halimbawa, ang usapan nyo ay 10% of materials 10 or 10% of all the expenses ang ibibigay sa iyo ng client mo. So, ganun po. Ano? May usap na kayo na yung papagawa niya sa iyo kapag natapos 'yon ay bibigyan ka niya nung kung ilang percent yung inabot ng expenses. Ano po? So, ayun. And then dito naman sa cost plus fluctuating fee contract. So, ibig sabihin, ito naman class, pwede siyang tumaas, pwede bumaba. Ano? Depending on the materials na gagamitin mo, depending dun sa construction activities, kung nakatipid kayo, kung gumastos kayo ng malaki, gumastos na malaki si client nyo, I mean, or kung nakatipid siya. So, dito class is, pwede siyang magbago-bago. Ano po? So, dito kasi sa cost plus percentage contract, meron na kayong percentage na usap talaga. Pagdating naman dito sa cost plus fluctuating fee contract, pwede siyang magbago-bago yung ibibigay sa iyo depending dun sa nagastos, ano, or sa iba't iba pang conditions, ano. So, dito naman sa percentage rate contract, ito naman class, yung bawat work ay meron na siyang, ano, percentage na nakalagay. Halimbawa, sa isang papagawa sa inyo na structure or building, bawat item doon may percentage na yon. Ano po? Halimbawa, excavation, ilang percent siya ng buong project. So, halimbawa, 5% siya of the whole project. And then, concrete works, ilang percent siya ng buong project. Masonry works, kung ilang percent siya ng buong project. So, kapag natapos mo na yung mga item na yon, pwede mo nang makuha yung percentage na yon ng buong project. Ano po, nung tinutukoy na item.
So, halimbawa, nakapag-excavate na ako, tapos ang excavation. So, pwede ko nang makuha yung 5% of that project. Ano po? Pero ito ay case-to-case basis kasi mayroon tayong tinatawag na retention. Ano? So, pwedeng si client ay magbawas siya dun sa 5% na yon, magbawas siya ng 10% nun as retention or security niya. Ano po? So, yon. Dito class sa ano sa percentage rate contract, ang kagandahan din ito kasi habang umuusad yung activities mo, based on percentage ng accomplishment mo, pwede mo nang kubrahin yun sa kanya. Pwede mo nang i-bill. Pwede ka nang mag-billing. Ano po? Halimbawa, concrete works is 20% of the total project cost. So magbibiling ka, so based on your actual accomplishments, naka 10% ka na, so pwede mo nang i-bill yun kay client. Ano po? So ganun ang nangyayari sa mga department or firm na kinokontratahan ng isang contractor. Ano po? So meron pong tanong dito sa ano sa type subcontract. Any questions? Okay, Mr. Alto. Sir, ano pong pinagkaiba nung ano, sir? Scheduled contract sa leave ay sa target contract, sir. Scheduled contract sa target contract? Apo, sir. So, dito kasi class sa scheduled contract, meron siyang ano, meron siyang period of time na dapat matapos mo. Yung target contract kasi, yun lang yung target mo na matapos mo. So, pwede siyang hindi mo masunod doon. Pwedeng mas maaga mo siyang matapos. Or pwede naman malate ka. Pero subject yun for extension. Ano, pwede ka maghingi ng extension sa kanila. Unlike pag scheduled contract, dapat matapos mo siya doon sa schedule na binigay sa'yo. Ano? So, dito sa target contract, pwedeng halimbawa, kung ang target mo lang ay ito lang yung magawa mo, pero nagawa mo lahat, so maganda yon. Pero kung halimbawa, hindi mo siya natapos, so pwede ka mag-ask dun kay client mo ng extension. Ayun. So, nasagot po, Mr. Alto? Yes, po, sir. Okay. Meron pa pong tanong? So, yun, class. Pag ano, pag sa pagpatuloy ng mga ng topic na to, so mapapamiliarize kayo kung ano ba yung kontrata. So, para pag engineer na kayo, kayang-kaya niyong gumawa ng ganitong klaseng mga contract ano or format. Ano po? So, next natin ay contract document. So, ito naman, contain the bidding and construction requirements. So, drawings and specifications. So, ito naman class ay yung mga kailangan i-prepare. Pag sinabi kasi class contract documents, hindi lang siya yung mismong ano, contract agreements na marami, maraming attachments, maraming involved, maraming nakaano. Yung papakita ko sa inyo example, marami siyang ano, mga documents na nakapaloob doon. Ano po? And then so ito lang yung mga parts ng contract documents, so title page. So ayan, so name of work, contract and contract band number, etc. So doon mas doon sa ano, sa papakita ko sa example, may himay natin 'yan. Index page, content of the agreement with page references. So ayan, so tender notice, giving brief description of work, etc. Usually 2% of the estimated cost is deposited along with tender. Okay, tender. Tender form, contractor's rates and time of completion, penalty clause, etc. So, bill of quantities, giving quantities and rates of each item of work and the total cost of the whole work. So, dito class sa bill of quantities, nandyan yung mga ano, mga activities ng gagawin nyo or mga item of work na gagawin dun sa isang project. Tapos, stated dun yung rate ng bawat dun. Ano po? Or yung unit ng bawat ton. And then, yung total cost ng buong work na yun. So, dun din sa papakita ko yung example, na andun yun. Ano po? And then, general is, ano, sana ba? Schedule of issue of materials. So, giving list of materials to be issued to the contractor with rates and place of issue. So, dito class sa schedule of issue of materials, this is, ano, case to case siya. Ano? Kasi meron class, mga kontrata na halimbawa
ang iaano lang ni client ay labor lang, pero merong mga materials or equipment na ibig ko sabihin, merong class mga kontrata na ang gusto ni client ay yung material na gusto niya. So kadalasan hindi niya pinapasama. Halimbawa, dito class sa materials na to, sa private, ano, gusto ni client siya ang masunod sa tiles, siya ang masunod sa ano, sa mga chandeliers, lighting, sa plumbing fixtures, yung mga gagamitin, inodoro at iba pa. So pwede itong siya ang masunod kung kailan niya i-issue yung materials na yon or kung kailan niya yon ibibigay dun sa ano niya, sa contractor niya. Ano po, pagdating naman class dito sa general specifications naman, ito naman specifying the class and type of works. So doon class naka-itemize din yon. So meron class ang bawat department, meron silang meron silang nakaset na code kung ano yung tinutukoy na yon na items. Ano po? So mamaya doon sa example makikita niyo din siya. So detailed specifications each item of work and of each material to be used in the work. So yan. So kung ano yung pinaka pinatutungkulan noon. Ano po? Drawings naman, complete set of drawings like plans, elevations, etc. and site plan of fully dimension. So ito class ay ilan lang siya sa parts ng contract document. So this is case to case basis din kasi meron class sa mga kontrata naman sa private sector na gusto nila andun na lahat sa isang papel, stated na doon lahat. Ano po? Meron akong papakita din sa inyo na sample contract naman doon sa naging client ko in private. Ano? Ibig ko sabihin naging client ko sa private sector. So 'yun. Conditions of contract, so rates inclusive of materials, labor, etc. So depende class kung materials lang, or labor and materials. And then amount of security money. So dito class sa amount of security money, halimbawa si client is gusto niya na magkaroon siya ng security by retaining 10% of the contract. So halimbawa magbibigay siya ng specific period of time. Ano po? Halimbawa kadalasan class sa private sector, 3 to 6 months. Yung dito sa Camarines Norte, kadalasan ganun. Kapag sa government naman, 1 year. Ano po, 1 year. 1 year ang binibigay na retention. Ano, pwede din naman dito sa security of money, mag-set ako. Halimbawa, okay, binigay ko sa yung 10 million project, pero gusto kong masigurado na meron ka talagang capacity to construct or to do yung project sa binigay ko sa'yo. Halimbawa, mag-request ako sa'yo ng security money. Okay, before ako sa'yo mag-bill, ay before ako sa'yo magbigay ng tawag dyan, ng mobilization, o kaya mag-bill sa'yo, okay, bigyan mo ako ng 10% of that project. Deposit mo lang sa akin. Pero money mo yon, okay? Money yun nung contractor. So, parang ano lang yon, parang kinuha ko lang para ma-secure ko na meron talaga siyang kakayahan. Ano po? So, yun, depende, case to case class itong amount of security of money, kung paano ni client maa-assure yung sarili niya, ay kung paano ni client masisiguro na talagang capable ka, ano po, to do that yung project na yun. Ano po? And then, time for completion of work. So, yun class. So, kung ano yung agreed nyo na schedule. So, meron class mga client na very particular sila pagdating sa schedule. Ano po? So, kapag halimbawa, hindi mo na tupad yun, pwede ka nilang i-fine. Ano? So, pwede silang magbigay sa'yo ng fine. Pwedeng per day basis, okay? Per month, per week, ganyan. Depende sa mapag-uusapan nyo. So, yun class, malaki ang chance na malugi ka kapag ganun. Kadalasan ng mga malalaking company, then mga department, meron silang ganun. Ano po? Pag may sanat silang number of days, dapat matapos mo. Pag hindi mo natapos, may penalty. Ano po? Pero subject for ano pa yon. So pwede, sa mga ganun naman class, pwede ka naman sa kanila mag-request ng extension. Time extension. Okay? With valid reasons. And factors.
Halimbawa, isa sa mga reason, ano? Mga reasons pala, I mean. Pwedeng weather, ano? Halimbawa, project mo is exposed. Exposed sa ano? Roads, bridges, school buildings, mga ganyan. So, pwede ka mag-request ng time extension kapag maulan. Okay, sunod-sunod ang ulan. Kasi kapag nagpatrabaho ka ng maulan, masasacrifice naman yung structural integrity ng project mo, ng ginagawa mo. So, pwede ka mag-request. Pero class, yung time extension kapag maulan ha, ay hindi siya, ba nag-ulan lang ngayon, tapos request ka na, no. Hindi ganun. Ano po? So, ito ay meron siyang duration. Ano? Merong 30 days duration na dapat maulan. So, paano malalaman? Paano malalaman na maulan talaga na pasok sa project mo within that 30 day? So, doon, papasok yung magre-request ka sa PAGASA. Ano? Ma-request ka sa PAGASA ng record nila ng rainfall. Ano po? So, doon, pag nangingi ka sa kanila, tapos, ika-count yun, basta 30 days, o kaya kung ilan yung ibibigay sa inyo na dapat ay, duration na maulan, within that, ano, dun sa project, dun sa period ng project mo. So, yun yung pwedeng ibigay sa yung time extension ng client mo. Ano po? So, kung 15 days na maulan, pwede kang ibigyan ng extension na 15 days. Kung 30 days, pwede kang bigyan ng 30 days na extension. Ano po? Pero kung 1 week lang class, parang ano, wala pa ako na experience na ganun. Pero kadalasan, 1 month, ano? So, yan po. And then, ano pa? What else? Pwedeng yung COVID. Ano? Kasi, nung pre-pandemic, meron kaming mga ongoing projects dun sa pinagtatrabahoan ko dati. And then, nagkaroon ng, kahit sa private, and then nagkaroon ng pandemic, lockdown. So, bawal lumabas. Ano? So, dahil bawal lumabas, sabi ni Ate Kim, nag-request kami ng time, ang tawag ba dun? Wait. Suspension. Yes, oo. Sinuspend na muna yung project hanggang hindi umu-okay yung sitwasyon. Ano po? So, ayun. And then, ano pa ba? Yun. Halimbawa, class ano? Calamity. So, pwede din ang calamity. Ano, nagamitin as, ano, kapag halimbawa, nagkaroon ka ng, ano, ng matinding kalamidad, bagyo, ganyan. Pwede ka mag-ask ng, ano, ng time extension. So, yun. Ina-assess po yun, ano, ina-assess din nila. Assess din nila kung hanggang saan nila kayang bigyan ka ng time extension. Kasi class, mga clients, usually meron talaga silang schedule din sa sarili nila. Ano, lalo na kapag ang client mo ay OFW or ano, merong target na mauuwi sila ng ganitong date, ganitong month. So, dapat, bago sila mag-uwi, matapos mo. Ano, meron pong ganun. So, meron din akong client na ganyan. So, meron akong tinatapos ngayon kasi uuwi siya ng, ngayon February, third week at or fourth week, or katapusan, I mean. So, yun. So, may mga nirarush kami na dapat matapos pagdating niya. So, yun. And then, progress to be maintained. So, dito class, yun, yung ano mo, yung mga item of work mo, yung mga gagawin mo, dapat, maano mo siya, makapag, umano ka dun sa, ano mo, sa schedule mo, makasabay ka. Ano? Kasi, yun yung dapat ma-maintain mo, progress to be maintained. So, dapat alam mo doon sa mga items mo, kung ano yung mga pinaka-importante, ano, na dapat ma-maintain mo. And then, penalty for bad work. So, yan. So, ako din class, nagkaroon ako ng experience sa, ano, bad work. So, back job, ano. So, yun. Mga ganyan. Kadalasan class na nagkakaroon ng bad work, usually ha, in my experience, kadalasan ay cracks. Mga crack. Ano? Crack sa concrete. And then, ano, ning na leak. Pag sa plumbing, leakage. Ano, leak. Kapag may mga leak. Kasi class, ang plumbing, habang hindi ang ginagamit, hindi mo malalaman na may leak. Hanggat hindi ang dinadaanan ng tubig, hindi mo malalaman na may leak.
So, kadalasan yan. And then, sa bubong. So, merong mga case na nagtutulo. So, yun, babalikan mo yun. Ano po? And then, meron naman client na hindi ka naman i-charge. Kumbaga, iaano lang nila. Papabalikan lang sa'yo na matapos mo. Yung mga, ano, yung nagka-problema na yun. Pero pag sa department na, halimbawa, kalsada, merong ano, merong part ng road na naglubog, may mga crack, hindi maganda yung pagkakabuhos ng ginamit siya, ganyan, within 1 year. So, mag-ano ka nun, magre-reblocking ka. Ano po, so yun. And then, mode of payment. Dito sa mode of payment, pwedeng by percentage, okay? Pwedeng kung magkano yung ibigay ni client, pero dito class sa magkano, kung magkano ibigay ni client, dapat, ano din, hanggat maaari is ano kayo, yung ibibigay niya is pasok dun sa accomplishment nyo. Ano po, kasi kayo din ang magsasuffer, lalo na kung wala kayong kapital. Ano, kung wala kayong sariling pera. Ano po. So, pag percentage naman, kagandahan naman dito, kasi per accomplishment, saka, kanya, saka mo pwedeng ibiling sa kanya. So, safe ito on both sides. Ano? Safe sa client kasi kung ano lang yung nagagawa dun sa pinapagawa niya, yun lang yun ibibigay niya, i-release niyang pera. Ano po? Sa contractor naman, safe naman kasi kung ano yung accomplishment mo, yun yung masisingil mo. So, di may iwasan yung ano, yung maubusan ka ng ano, ng budget. Kesa kung halimbawa gagawin mo na muna lahat tapos pagtapos sa kanya babayaran. So, yun. Ano po? Depende. This ano per ano ini. By agreement po ito. Ano po? So, extension of time limit for delay. So, ito, yung mga sinasabi ko na class kanina, yun yung extension for of time limit for delay. Ano po? So, pwede din pala class ang ano, availability of raw materials. Ano, kapag halimbawa may gusto si client na materials tapos hindi siya available dito o kaya by order siya. So, pwede 'yon. Pwede niyo i-ask 'yon na subject for ano, extension. Ano po? And then termination of contract. So, 'tong termination of contract class, pwede itong mangyari kapag halimbawa ano, nagkaroon ng dispute. Ano po? Ba nagkaroon ng problema dun sa project. So, pwede yung i-terminate. There are cases naman, class, na nagkakaroon ng termination sa government project kapag halimbawa, may problema sa documents. Okay? Documents like yung pinagtatayuan ng project ay hindi pa pala sa gobyerno. Merong may-ari, merong ano, private sector na may-ari ng lupang pagtatayuan ng project. So, pwedeng ma-terminate yung contract kapag hindi nagpayag yung mismong may-ari ng lupa ng pagtatayuan ng site na ibenta sa government yung pagtatayo na yun. So, pwedeng ma-terminate kasi hindi na matutupad yung project dahil magkakaroon ng problema sa batas. Ano po? Dahil hindi nagpapayag. Merong mga ganyang kaso class, termination of contract, na simula na yung project, nagawa na, tapos, ano, nagkaroon ng problema. And then, sa lupa, pwede din naman class na budget. Okay? Halimbawa, ang gawin na yung construction, tapos na ano pala ni client na hindi niya pala kaya na i-sustain. Ano? So, pwede niyang i-terminate yung contract. Stop muna. Ano po? And then, ano pa? Ano pang ibang pwedeng maging termination of contract? Pwede naman na halimbawa, change of plan. Ano? Halimbawa, tulad ng, halimbawa, merong bridge, tulad ng bridge na dating ginawa namin. Ano? So, nakalagay sa contract ay pilote. Ano, pilote lang yung gagamitin. And then, during actual site construction, during actual site construction, excuse me, hindi pala kaya ng pilote. Ano? So, terminate muna yung contract and then, nag-come up ng panibagong kontrata, board files na ang ginamit. Ano? So, yun class. And then, meron din naman class na termination of contract kapag halimbawa, hindi pumapayag yung mga affected na tao. Ano? Kadalasan class, nangyayari ito sa road widening. Road widening, drainage system, ganyan. So, nangyayari ito sa Mercedes dun sa project namin bago ako nag-resign.
minahandal ko. Nagkaroon kami ng problema dun sa mga kabahayan sa may bandang Mercedes. Ano? So, dyan yung drainage namin na project. So, ayaw magpayag nung ibang residents na mag-cut ng lupa, mag-cut dun sa may lupa nila. Nadaanan ng drainage yung lupa nila. Ano? And then, tamaan ng widening. Ayaw magpayag. So, ayan. Usap sa munisipyo, ganyan. With the DPWH, with the ano, Office of the Mayor, tas mga owner. So, ayaw nila magpayag. Kaya, anong nangyari? Terminate na lang yung contract. Ano po? So, there are cases naman, class, na pwedeng hindi siya i-terminate, i-divert na lang. Ano? Halimbawa, dun sa naging project namin na drainage system, ayaw magpayag ng taga Mercedes. Kaya, ang ginawa, imbis sa papuntang Mercedes, anong nangyari? Yung drainage ay papunta na dito sa Daet. Ano? Ibig ko sabihin, yung project lang ha, hindi yung drainage mismo pupunta dito sa Daet. Ibig ko sabihin, yung project mismo, kung papunta siyang Mercedes dati yung ginagawa namin drainage, nag-ano na kami, parang nag-atras na. So, ang ginagawa na yung mga dito na sa may bandang Daet. Ayun. Dinivert na lang. So, yun ay depende yun sa agreement ng department na magpapakontrat na. Ano po? So, yun. And then, compensation to labor, minimum wages, etc. So, dito, ito class dito sa compensation naman. Dole, kadalasan ang nag-check nito. Ano? Pagdating sa labor, chine-check ng Dole kung yung company ba isumusunod sa minimum wage. Ano? Kaya marami class cases na nagkakarasuhan ang mga ano, mga empleyado at saka ang employee at saka employer kasi hindi nasusunod ang rate nila. O kaya hindi maayos ang kwentada. Ano po? Pero pagdating dito sa compensation to labor, ano na yon? Pag by percentage ang usap ni client at saka contractor, bahala na si contractor kung magkano yung ipapasahod niya dun sa mga tauhan niya. Ano? Pero kung halimbawa may pinag-usapan na rate per hour, so may additional na profit naman yon. So bahala din si contractor kung ibibigay niya yung rate na yon dun sa employee niya. Ano? Pero yung class ay dapat ano pa din, minimum wage or mataas sa minimum wage. Ano ang ibigay mong rate? Ano po? So, depende pa din ta sa agreement. Agreement mo and then nung ano mo, nung employee mo. Kasi meron ka, halimbawa ako, sa aking mga project, ano, meron akong rate na sa kanila and then, kapag malayo, sobrang layo ng project, pwede bigyan ko sila ng allowance o kaya ng allowance for gasoline, ganyan. Kung malayo naman sa ano, for snacks, ganun, depende. Depende class sa magiging agreement nyo. As long as pasok ka sa minimum wage. Ano po? And then, ayun class. So, meron tanong sa conditions and contract? Conditions of contract? Okay, so wala. So, dito na tayo sa specifications. Gaanong oras nga pasok natin dito? 9:30? Apo, yes, sir. Okay, sa specifications class, specifications are the written requirements for a material, product, or service for a proposed project like a building, bridge, or machine. Okay. So, yun class, specifications yung kung ano yung mga tinutukoy doon na material, product, service sa isang project. Ano po? And then, for architectural projects naman, the specifications are art of the contract documents included with the bidding and construction requirements in the drawings. So, yun class. Sa architectural naman, specifications, yung dun sa drawing, kung ano yung mga tinutukoy dun. Ano po? Kung ano yung ini-specify. And then dito, purpose of specifications, describe the type and quality of every product required for the project. Describe the requirements for fabrication, erection, application, installation, and finishing. So, describe the quality of workmanship necessary for the project. Okay, this includes all phases of creation and installation, starting with manufacturing, fabrication, publication, application, installation, finishing, and adjustment. Kasi class, dun kasi class sa specifications, kadalasan, yung mga item of work mo, nagsisimula sa mga ganito. Halimbawa, formworks installation, okay, installation of rebars, mga ganyan, and then masonry works. Basta kung ano yung klase, fabrication of gate, okay, fabrication of steel gate, fabrication of steel trusses, mga ganun class. Pero, kadalasan din ay hindi na yun ini-state, understood na. Halimbawa na lang, steel trusses and roofing, mga ganyan lang. Kaya, masonry works. Kaya, ano, kung ano class yung ano, yung mga item of work na gagawin, kung paano siya gagawin din. Ano po?
So, include any necessary codes and standards applicable to the project. So, yun. So, include descriptions and procedures for alternate materials, products, or services if necessary. Ano po? So, yun yung mga purpose of specifications. So, yan po yung mga resources ko. And then, maraming maraming salamat po sa inyo. So, for 8 minutes, ay, meron pang tanong? O, ano ko na yung, ano, yung example ng contract agreement. Wala. Okay, sige. So, ito. Ito yung sample ng contract agreement. So, dito na lang class sa ano. Papakita ko na lang dito sa elbow na. Paano ba? Okay. So, ito class yung example. Contract agreement. Nakikita na po yun nasa screen. Screen. Kita na po siya. Okay. So, ayan. Halimbawa, ito class. So, title. Ayan. So, ito class ay yung project namin dati sa DPWH. So, contract ID, contract name, construction of two-story per classroom, science and ICT laboratory, location, and then yung class contract agreement between yung two parties. So, ito ay the government of the Philippines through the DPWH, and then yung contractor na Visibarin Construction and Hardware Supplies. So, joint venture with Permabuild Construction. So, ayan. And then, dito class, ayan. Ito class yung ano, yung kung ano yung mga item na gagawin. So, ayan, item number dito. So, ito class, mga item number na to, meron silang sineset na ganyan na item. So, kung pagalima B5, ang tinutukoy niyan ay project billboard and signboard. B7, yan, mga tinutukoy niyan. And then, description, kung ano yung tinutukoy nun. Ayan. Tapos, ito class, nakalagay dito yung ano, yung contract price niya. Ano? So, depende class, merong iba't ibang format ng ano, ng contract agreement. So, ito ay ano to, sa DPWH. So, yung project na yun ay 15 million, ganyan. Tapos, quantity niya. Yan. 5 months, ibig sabihin class nito rental basis, ano, yung amount niya per, ano, for 5 months na babayaran. So, ayan. Project billboard, signboard. Ayan, mga ganito class, oh, lump sum. So, mobilization and demobilization. So, lump sum niya, ito yun. So, ito class item na to is yung pagpupunta ka pa lang dun sa project kung magkano yung magagastos mo, pagdala ng mga equipment, materials, lahat, initial, pag-setup, ganyan. Tapos, kapag tatanggalin, ano? So, demobilization. Ganyan. Tapos, ito class, meron dito mga ano? Mga part, ano? General specifications, oh. Ano ba? Ito, part 1, facilities for the engineer. Part 2, other general requirements. So, ano yung mga nakapaloob doon? Tapos, dito naman sa civil, mechanical, electrical, and sanitary or plumbing works. So, ayan. So, yung mga general specifications na earthworks. Tapos, yung mga detailed specifications andito. So, ano yung mga tinutukoy ng mga yun? Ayan, removal of structures and obstruction. So, lump sum basis. Yung iba naman class ay per cubic meter. So, ayan. Ganyan. Concrete works. So, soon class, gagawa kayo ng ganito. Ano? Ito tayo. Ganito.
to class yung mga ano, ilan lang sa mga activity. So, pagdating pa sa DPWH class, meron na silang mga ganito, mga ano, mga item na ano, stated na kung anong tinutukoy doon. Pag sa private naman class, mas maganda kung talagang hihimay-himayin nyo kung ano yung klase ng activity para alam din ni client na yun lang talaga yung scope of work na gagawin nyo. Concrete works, masonry works, yan. Fabricated materials and hardware, cabinet, residential casement, steel casement window, grill window, glass jalousy, yan. So dito class, dito papasok class, halimbawa dito, yung sa material supply contract. So dito class, kadalasan yung glass jalousy window, yan, pwede mong ipasupply lang yon. Ano? Doors, pwede mo lang din ipasupply yan. Ano po? Yan, knobs, hinges, ganyan. Pag malalaking project na, pwede mong ipasupply. Like mga ano, mga condominium, pwede mong ipasupply yan. Finishing works, yan, kung anong class yung tiles. Pag sa ganito class, kadalasan, ano lang siya, kung ano lang yung klase ng tiles na gagamitin, hindi naka-stated kung anong pinaka-design niya. Kung wooden ba siya, kung siya ba ay ceramic, kung printed ba siya, or plain lang, ganyan. Pero sa private sector, hanggat maaari, state nyo yun. Ano, mas maganda kung naka-stated para alam din ni client. Kasi baka, alimbawa, magkagulatan kayo, ang gusto pala ni client ay marble. Ano? So, ang marble ay mamahal as compared dun sa mga ordinary tiles lang. Mas mahalaga na stated, ano. Tapos dito class, naka per square meter. Ano? So, maganda class kung halimbawa ang kontrata nyo ay private, maganda kung halimbawa size ang ilalagay nyo. Kasi nagkakaiba class ang presyo sa bawat sizes ng tiles. Ano? So yan, countertop finish, glazed wall tiles, yan, at mga ganyan class. Roofing and roof framing works. So yan. So dito class, may mga items sila dito na nakaano na talaga. Kung ano yung amount nun sa DPWH. Pero kung sa private class, mas maganda kung maano nyo siya, ma-itemize nyo talaga siya, isa-isa. Tapos ito class, yung documents, contract document. Ayan. Documents forming part of the contract agreement. So ito yon, ito yung mga, sa pag sa DP, ito yan. NOA, yan, mga yan, bidding documents and bulletins, specifications, drawings, special conditions, ganyan, general condition, yan class, mga ganyan. So ang dami. And ito class ay, kadalasan itrabaho ito ng liaison officer. So yan, ah, master nila yan. Mga ganyan. Pero mahalaga na alam din natin. Pero class, may experience, kadalasan, ang tinitingnan ko lang talaga dito, yung ano lang, yung mismong mga item of works lang. Yung mga ganitong iba-iba, hindi ko na yun napagtutuunan ng pansin. Kaya dito sa subject na to ay, nag-aaral din po ako, ano, nagre-research din. So ayan. Yun class, sample. Okay. Ayun. So, sige. Ayun po. So, 9:30 na. So, meron tanong? Sa contracts and specifications. Pag nagpatuloy kasi yung klase natin, mababalik at mababalikan din natin yan. Ano? So, mas lalo nyo siyang maunawaan. Pero madali lang naman intindihin din. Ano po? So, ayun. So, meron pong tanong? Clarifications? Violent reactions? Wala? So, ayan class. Maraming salamat sa inyong pakikinig. I hope na meron kayong natutunan kahit papaano. So, yun. Okay. So, para sa ating attendance, so, yan, mag-print screen lang ako. Okay, 1, 2, 3. Okay.
So, maraming salamat. Ano pa ba? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Bye-bye. Ingat kayo. See you next. Ingat din po. Update tala ako kung anong, ano, sunod. Sir, yes. Bibigyan niyo po kami ng PowerPoint? Hindi, B. Hindi, ano yun? Sige, upload ko na lang yung ano. Ayaw ko sanang i-upload kasi dahil mo nagdadarang ang iba, ginagawa kay iba, duma na lang na-check. Tinitingnan na lang ano, yung sir, PowerPoint. Masyado, sir, maliit kanina, kaya din po namin nakikita. Sige na, sige na. Yan ako na lang. Thank you, sir. Yan, yan, panoorin nyo lang yung ano. Video. Kasi ito na din yung magsaset as ano. As. Yan, i-ano ko sa ibang block. I-upload ko na lang. Para isang preparation daw. Tapos sa sunod, ang imimit ko naman ay block B. Ganun na set up. So ngayon, minute ko kayo. Ito na yung discussion natin sa contracts and specifications. Bibigay ko din yung ano. Bibigay ko naman talaga, Ms. Madredeo. Bibigay ko talaga yung ano. Yung reference. Ano po? Okay, sir. So yun. Tapos, yun. Ano, hindi na lang. Panoorin nyo lang. Kasi more on ano ngayon, evaluation. Sa subject na to, evaluation tayo. Ano. Madalasan ay mga sarili pagkakaintindi o nawa. Nung ano, nung mga, sa mga quizzes and examination, kadalasan ganun. Yung parang ano, parang hindi yung, kung ano yung nabasa mo, yun lang yung pagkakaintindi mo. Mas maganda kung talagang pwede mo siyang masabi kahit hindi mo siya, yung ano, nakatatak talaga siya. Halimbawa, what is, ano, lump sum contract? So, hindi mo na kailangan pa magbukas, alam mo na kung paano siya ipapaliwanag na ang lump sum contract ay tumbukan, ganyan-ganyan. So, kadalasan kasi, alisin na natin yung ganung ano na, mahalaga din na alam natin yung pinaka-definition niya, basic definition niya, pero mas maganda kung kaya natin siyang ipaliwanag sa sarili natin. Ano po? So, ayun. Ay, sa mga susunod na presentation, nililimit ko lang yung pagbibigay ng definition of terms. Ano, para makinig din pati, kasi yung iba, nakaganon lang, tapos, pabasahin na lang yung ano, yung presentation, yun na yun. Kaya mas maganda yung ano, more on talking yan. So yun class, maraming salamat. Yun. Thank you, sir. Ay, na-mention ko ba sa inyo yung sa quantity surveying? Okay, yung sa quantity surveying na plano, alam niyo yun? Oh, sir. So ipasa nyo na lang, ano? Pasa nyo within this week. Ano po, within this week lang. Within this week. Pero ano, pwede nyo nang ipacheck, ipasa. Pasa na po agad, as in yung plano na po. O, sabi mo po kasi sir, pwede po magpacheck, pero oh, ngayong week po, yung ika-canvas po muna. Ah, okay, sige. Pwede, akala po pwede namin, ngayong week muna ika-canvas, tapos susunod na week yung sa floor plan. Sige na. Ay, jump back na natin ngayong week, sir. Jump back na, irisahan na, para ano. Dapat maano tayo ng schedule. Alam nyo ba, class, sa alam nyo ba, meron mga client ako na kapag halimbawa may sinabi siya sa'yo tapos hindi mo nabigay, nabago ang isip. Ayaw na, kaya. Katulad nung, ay, pakita ko lang sa inyo, meron pang time, yung project, yung sample ng kontrata ko sa private. So, ito, class, ay limang araw ko itong pinagpuyatan, pinagpaguran para lang madil ko siya. Tapos nung na-deal ko siya, na-survive ko ang pandemic. Na-survive namin ang mga tauhan namin ang pandemic. Kasi nagpa-kontrata siya, awa siya ng project. Last year, September. Ay, September nung 2019. So, biglaan. Biglaan pa-kontrata. So, ito. Siya ang nagawa nito, class. Depende kasi yung ano, yung kadalasan din, ang nagawa talaga ng contract ay ano. Meron din cases na pagawin nyo yung client nyo para ano, hindi na kayo mahirapan mag ano, magpara construct. Yan, nakita nyo? Nakikita po? Yes, yes po, sir. So yan. Oh, the construction agreement. Mga ganyan lang. Tapos ipipirmahan, papanotarize, basud, yan. Ganyan. Tapos, witness set, ganyan. Tapos,
ano ko ano yung scope of work, kung kailan nag-start, tapos completion, June 2021, ganyan. House number 1, dalawang bahay ito class. Tapos ko total contract amount, 3,151,000, ganyan. Yan, tapos yung mga activities, kalagay dyan. Ganyan lang class. Payment terms, ayan. Ayan, defective works and materials, ganyan. Maganyan lang class, depende lang sa ano. Ano mo na lang, ilagay mo yung mga gusto mong ilagay. Tapos ipanotarize nyo na lang. Pag wala man ibang ano class na may sinusunod na format, pwedeng ganyan sa private contractor. So, ganun class, mga ano lang, sample lang. Yan class ay biglaan niya, nagsabi sa akin yung nanay na mapagawa daw ng bahay yung anak niya ay nasa Dubai. So, September siya, so kasagsagan ng pandemic yan. Inano ko na, pinagpuyatan ko talaga siya. Kasi merong 4 hours na pagkakaiba ang Dubai and Philippines. So, tayo ay advanced tayo ng 4 na oras. Kaya, pag uwi niya ng work, galing work, yun lang yung time na nakakausap ko siya ng maayos. So, kadalasan, pagkaka-uwi niya, mga bandang 8 sa kanila, tapos dito ay 12. Na-start na kami ng meeting niyan hanggang madaling araw. Revisions, tapos on the spot, re-revise ko yung 3D. Parang ganun, parang sketch, kasi nagagawa ako direkta sa SketchUp na, wala pa kaming pinaka-plano. SketchUp agad, tapos revise on the spot, pag ayaw, gusto niyang ilipat yung balcony, lilipat ko. Pag ano, lilipat ganyan. Gusto niya ng ganitong bintana, i-reflect mo na siya agad. Kaya dapat class, mamaster niyo ang SketchUp. Kasi kadalasan ng private sector, mas maganda na ang i-present mo sa kanila ay 3D. Kung ano yung magiging itsura ng bahay sa actual, rather than floor plan. Kasi pag floor plan ang pinakita niyo, plain ang makikita niya. Hindi niya makikita yung magiging itsura ng bahay niya. Eh yun, kadalasan ng mga client ko, kahit dito lang sa Pinas, dito sa Camnorte, 3D agad ang ginagawa ko. Wala pang floor plan, 3D agad. Tapos doon, ire-reflect mo na lahat. Pero reflected na doon yung mga measurements. Kasi pwede mo naman siyang i-export. Export mo lang. Yun na, i-edit mo na lang. Meron ko ng floor plan. Kaya class, kung mamamaster nyo, mag-sketch up na agad kayo bago kayo mag-floor plan. Ayun po. So, yun. So, 10 minutes na tayong sobra. So, maraming salamat muli sa inyo. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, sir. Pasa next week, ah. Pa-check nyo na kasi kagabi meron ng mga nagtanong sa akin, mga nagpa-check. Sige na, bye-bye. Thank you, sir.